sa ating YouTube channel mga bro. Gagawin natin ngayon isang TV Plus na naman tayo mga bro na naka red light lang. Naka red light lang siya tapos wala tayong display na nakikita. Bali meron akong dalawang naunang mga video tungkol sa TV Plus na naka red light. Pero yung gagawin natin ngayon ay yung pinakamadali at saka pinaka-effective. Hindi siya risky kasi yung ibang naunang solusyon na pinakita natin eh, may mga gumawa. Yung iba eh, nawalan ng indicator. Bali, nag-shutdown yung TV Plus nila. So, bali yung tuturo ko ngayon eh, pinakamadali siya tapos hindi siya risky. Ganun. Tapos yung kung kailan ba natin siya dapat i-short. Bali ang gagamitin lang natin ngayon isang wire. Yan, wire na nakalabas yung tanso sa dulo. Kabilang dulo. Bali ito hindi pa nabuksan na TV Plus ito. Buksan muna natin mga bro. Yan mga bro, bali sa mga hindi pa nakakita ng mga una kong vlog eh, ayan po itong IC na to, yan yung i-short natin. Ayan, bali ganito siya. Yung may white na to, yan yung pin 1. Ngayon yung bilang niya 1 2 3 4 tapos 5 6 7 8. Yung una nating mga video, pin 1 tsaka pin 8, pero may mga time na nasisirang natutuloyan yung TV Plus. So ituturo ko ngayon itong pin 5 na to. Yung pin 5 at saka yung body ng ating tuner. Gagawin nyo lang mga bro yung body ng tuner at saka itong nakabalat na wire na to, didikit natin dito tapos dun sa pin 5 isi-short natin. Pero kailangan, hindi na natin kailangan na katulad sa una natin vlog na ulit-ulitin natin ito, hindi na. Bali, papakita ko kung paano. Bakit kailangan hindi na. Bali, ilalagay na natin lahat. Ito yung ating antena. Ayan. Bali, tatimingan nyo siya. Ayan. Ganito siya. Pagka yung input, ito nakasulat na input na to. Pagka nawala na yan, doon nyo siya isi-short. Ito papakita ko. Unahayaan muna natin mawala yan. Bali dito tayo sa pin 5. Ito na, ganyan. Hayaan muna natin ha. Pakita natin na babalik siya sa babalik yung input na nakalagay dito. Kung LED TV naman ang gamit nyo, bali yung blue magiging black. Tapos yan. Pag lumabas yung no signal, blue yun eh. Pag nawala yung blue, yun na yun. Pwede nyo nang i-short. Ang pag-short, pwedeng minsanan, ididikit nyo. Pwede rin na, ngayon, kung hindi na kuha dun sa pagdikit, gawin nyo, every 2 seconds, didikit nyo. 1, 2, tapos tanggalin. Tapos, dikit ulit. Tapos tanggalin. Ganun lang, ulit-ulitin lang. Pagka nawala na yung input, ayan, mawala na yung input nyan, ganun ang gagawin natin.
Ayan, dinikit ko na. Di ba? Ganun lang, hindi na natin kailangan na ulit-ulitin pa. Basta nawala yung input, pwede na yun. Ayan, medyo napalitan natin yung antena. Saka tanggalan natin ng sound. Yan mga bro, bali nakita nyo, okay na siya, gumagana na. Ngayon, ang mangyayari kasi dyan, pagka inok natin, tapos hindi natin, may time na minsan babalik siya sa red light. So para hindi siya bumalik, ipapactory default natin, tapos i-re-scan natin siya. Yan mga bro, gamit yung ating remote. Pindutin natin yung menu. Tapos sa settings. Tapos, ayan, factory default. Yes. So, yan, mawawala yung signal natin. Pwede na natin siyang i-auto search. Yan mga bro, habang nag-auto search siya, bali, skip na natin para hindi nang mabay ang ating video. Yan mga bro, malapit nang matapos yung pag-scan. 99% na. So yun, 100% na. Okay. So yan mga bro, bali, matapos yung i-scan, una, factory report, tapos scan. Ang gagawin nyo, papaandarin nyo siya ng at least 15 minutes. Tapos, i-reboot nyo siya. Dito yung reboot. Yan, sa system setting pala. Tapos, i-press nyo yung reboot. Yan, hindi ko napapakita. Bali, wala pang 15 minutes kasi umaandar. Hintayin ko munang mag 15 minutes na umandar bago ko pipindutin yung reboot. Ganoon lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood.